Ang gwapo talaga ni Sir Daniel. Sinabi mo, at napakabait pa. Kaya naman nakaka-inlove. Hi! Ano kaya? Isa sa ating ligawan niya. Mamamatay siguro ako sa kilig. Di ba, Katerina? Hay nako, labas na ako dyan, no? Kita niyo naman, kasal na ako. Ayun na, palapit na siya. Ayun, Janet. Katerina. Sir Daniel. Kamusta si Doña Margaret? Okay naman po siya. Wala naman po palang masamang nangyari. Nasa bahay lang siya. Baka naman ayaw niya lang kayo papuntahin sa bahay namin, kaya natin ginawa yun. Ano? Meron kasing nangyayari na hindi ko alam. Pwede ba humingi ng pabor sa'yo? Pwede bang bantayan mo muna si Lola habang nasa inyo? Oo naman. Wala kang dapat ipag-alala. Walang masamang mangyayari sa kanya. Salamat. Katerina. Bagay siya yung suot mo ngayon. Bakit panay ang tingin mo kay Daniel itong mga huling araw? Sinabi kasi ni Manang Henya sa akin na anak ko daw siya. Bakit naman niya gagawin niya? Ewan ko nga eh. Alam ko namang hindi totoo. Isang bata lang ang niluwal ko at patay na siya. Paano kung ipinilit ni Manang Henya yun? Hindi na siguro. Sinabi ko sa kanya na wala kaming anak ni Marco. Kaya imposible yun. Bakit mo inililihim sa kanila na may anak kayo ni Marco? Dahil ayokong bigyan sila ng armas. Kung kay Daniel, si Katerina ang kahinaan niya, ako, nagiging mahina ako sa anak ko. Ayokong gamitin nila yung laban sa akin. Sir Daniel? Ito po yung projection para sa sales ng mga Montenegro para next month. Terina, nasa yung record dito nung nakaraang buwan? Andyan po. Wala, hindi ko makita. Ang buhok mo tumatama sa mukha ko. Sorry po. Ito po. Pare, paliwalag mo nga sa akin to. Pwede po ba bukas ko nalang ipaliwanag sa inyo? Kailangan ko pa bukas yung aralin eh. Katerina. Hindi mo ako matatakasan. Gusto ko bukas mapaliwanag mula sa akin to ah. Yun lang. Surprise! Nathan, ikaw pala. Bakit ka nandito? Wala lang. Gusto ko lang sorpresahin yung misis ko. At dahil lunch break niyo, nagdala rin ako ng lunch para sabay na tayo kumain. Sige, teka lang. Okay. Gutom ka na ba? Okay lang. Ano ba yan? Okay. Spoon and fork. Daniel, okay lang bang kumain kami dito ni Katerina? Oo naman. Halika, join us. Di na. Baka makastawal mo pa ako sa inyong dalawa eh. Okay lang. Alam mo, marami akong pinaluto eh kasi medyo pihikan si Katerina sa pagkain. Mapili.
Feeling ko nga naglilihi eh. Talaga? Dapat ba ako mag-congratulate sa inyong dalawa? Hindi, no. Nagbibiro lang to si Nathan. Well, one can only hope. Diba? Ay, ito. Alam mo ba, Daniel, pinagluto ko dati si Katerina ng tuyo. Tuwang-tuwang-tuwa siya. Feeling ko nga, nakuha ko siya sa tuyo eh. Sige, mauna na ako, Nathan. Maraming pa ako sa kasuhin eh. Sandali lang, Han. Nathan. Yeah? Pare, sandali. Gusto ko lang sanang tanong sa'yo. Nagpapadala ka ba ng bulaklak sa asawa ko? Sinabi ba yun ni Katerina? Hindi. Pero may nagpadala kasi ng bulaklak sa bahay. Kahit hindi aminin sa akin na Katerina, alam kong nakatanggap siya dito. Wala naman signature yung card, kaya inisip ko ikaw yun. Bakit yun mo gagawin yun? Daniel, alam natin pareho ang sagot dyan. Alam mo, pare, kung magpapadala ako ng bulaklak sa asawa mo, hindi ko itatago. Dahil sigurado akong malalaman at malalaman din ni Katerina yan. At makakarating sa'yo. Kung natatakot ka na baka may humahanga sa kanya dito sa office, kung gusto mo, babantay ako pa siya para sa'yo. Hindi na, pare. Alam ko namang hindi siya papatulan ni Katerina. Kahit sino pa yan.